Andito lang naman tayo para itono itong Kawasaki R80 Magnum ni Jay galing sa Mabalakat pa yan. So far maganda-ganda naman yung response niya. Kailangan kulay brown siya, kagaya ng kulay ng kalawang. Alright, so ngayon mga idol, sa second try natin, kung mapansin nyo, mas nag-brown na siya. Umaangat. Grabe, ganda dito. Alright, so ngayon mga idol, nandito tayo sa may Ramo dito sa amin sa Santa Lucia. Ayan, kung makita nyo dito, ayan pala yan, tapos ayan yung bundok Arayat, tapos dito sa gilid naman na kabilang gilid natin ay pala yan din naman. So at tapos ayan, meron lang din naman na straight na daan. Ngayon kung magtataka kayo kung ba't nandito tayo is andito lang naman tayo para itono itong Kawasaki R80 Magnum ni Jay galing sa Mabalakat pa yan. Dinala niya sa amin para daw ayusin yung maingay sa makina. Si Tono na rin naman din. Total, nasa akin na rin naman. Ayan, pinagkatiwala niya sa akin itong motor na to para ayusin yung kung ano man yung maingay sa makina. Kaya sana, maayos naman. So ngayon, yung unang gagawin ko muna is itutono ko muna. At makikita niyo kung paano ko siya tinutono. Kaya ito yung perfect place para magtono na rin ang motor. Si straight na daan, tapos walang ibang sasakyan na dumadaan, pa minsan-minsan lang din naman, and mahaba-haba rin, kaya maganda talagang magtono dito ng motor na to. Kaya tara, pusa na natin. Alright, so ito palang motor na to, ito palang AR na to, meron nakasalpak pala sa kanya is yung 24mm na K-in carb. Ayan, kung nakikita nyo, K-in carb na siya. Pero originally 18mm to, pinalitan niya na lang ng 24mm sa ngayon. Kasi madalas mag-overflow nga yung 18mm na yun, kaya karamihan sa mga naka-AR ngayon, pinapalitan nila ng K-in 24mm. Kasi fitted naman din siya dito sa manifold na to, kailangan lang siyang i-force fit para pumasok. Lalagyan lang siya ng unting langis sa lobby ng carb, tapos diretso salpak na rin naman siya, madali na lang din naman yun. Mas madali siya kung aalisin nyo itong manifold na to para may salpak. So, unang step na gagawin natin is yung magsiset tayo ng base, parang pinaka baseline niya dito sa pag-ikot ng air fuel screw niya. Ito yun. Ito. Tapos, itong screw naman na to na isa, ito yung sa minor naman. So, hindi na muna natin gagalawin to. Dito tayo mag-adjust sa air and fuel screw na to. So, unang gagawin ko is yung isasara ko muna siya from original position niya. Ayan. Kailangan nakasara muna siya talaga ng buo. Tapos, isiset ko siya sa yung ikot niya is about 1/4. Kulang-kulang 1/4 siya. Ayan. Yan, okay na tong ikot na to na yan. Onting ikot lang siya kasi nag-base ako dun sa baseline din nung AR ko na nakatono siya sa halos kalahati lang, halos 1/4 lang din na ikot yung air and fuel screw niya. Kaya yan, isiset ko siya dito sa ikot na yan para yan yung diyan tayo magtitimpla-timpla na lang mamaya. Kasi yan yung pinakamalapit na tono niya gaya doon sa AR ko. Tapos nga pala, magbabase rin kayo sa bore size nitong motor. Kasi yung bore nito is bore 100 na siya, 0.100. Kaya yung
pag open ko ng air and fuel screw, almost 1/4 siya. Pero siguro ito, mas kailangan niya ng mas maraming gas kasi nga mas malaki yung, kasi nga 48mm na to kumpara dun sa 47mm ko sa stock ko na AR. Kaya ngayon mga idol, i-test run ko muna siya dito sa straight line na to. Ayan, hanggang dun sa dulo siguro. Tapos papagpahingayin ko siya ng mga about 10 minutes para mag-cool down. Tapos magpa-plug reading tayo. Titingnan na natin kung ano pa ba yung kailangan nating i-adjust. Kung ano yung kulang, kung kulang ng hangin, kung kulang ng gasolina. So tara, let's start. Ayan mga idol, so far yung RPM naman niya nasa 1.5 pa rin. So stable naman siya. Kaya hindi na kailangan mag-adjust pa dun sa ano niya, idle screw niya. Kaya tara, check na natin. Ayan, ibirit na natin to. Tara. Ayun na yung RPM niya sa first gear bago mag-shift ng second gear. Hindi niya kayang abutin yung higher RPM talaga. Ayan o. Ayan, so far maganda-ganda naman yung response niya. Umaangat. Ganda. Grabe. Ayun, so yun yung first try natin. So far okay naman. Grabe. Ayun, yung first try natin na pag totono niya, test drive natin. So far mukhang okay naman, pero syempre do double check muna natin. Hayaan muna natin siya mag cool down for about 10 minutes and then iba plug reading na natin siya. Kakalasin natin yung spark plug niya. Ayun. By the way, yung tamang, para nga pala malaman natin kung nasa tamang tono na rin naman din siya, kailangan yung spark plug niya, yung kulay ng tip niya, kailangan kulay brown siya. Gaya ng kulay ng kalawang. Yun yung pinaka perfect tune niya na. So mamaya check natin yan. Palamigin muna natin yung makina kasi hindi natin yan pwedeng kalasin ng mainit pa. Baka ma-lost thread siya. A few minutes later. So ayun mga idol, lumipas na yung halos 10 minutes. Kaya tanggalin na natin tong spark plug na to para matingnan na natin kung anong klaseng sunog yung meron na siya ngayon. Pagkatapos natin i-base, gamitan muna ng base para hindi tayo nanguhula ng kung gaano karami yung pihit sa unang try. Ayan, kalasin na natin. Ayan, so sa unang try natin mukhang maganda-ganda naman yung sunog niya. Ayan, medyo, kung makikita nyo sa camera, yung, pasensya na, madumi yung kuko ko. Ayan. Ayan, so makikita nyo, kulay halos brown na rin siya. Ayan. Halos kulay brown na rin siya. So, tingin ko, kulang pa siya ng hangin. So, i-open pa natin yung AF screw niya. Try natin kung magbabrown pa siya dito. Kasi sa ngayon, medyo ano pa siya. Meron siyang part na ayan, yung dito banda. Medyo black. Ay, medyo rich pa siya sa fuel. Kaya, try natin i-open pa yung AF screw niya. So ngayon, ibabalik muna natin to para sa second try natin.
baka sakali mag-improve pa siya. Try naman natin ngayon na i-open siya. Yan, pihitin lang natin siya paluwag, konti lang. Yan, yan, yan. Okay na siya yan. Okay na siguro siya dyan. So tara, try natin. So second try tayo mga idol ngayon. So wala namang sakyan, safe naman, tara, let's go. Alright, so tapos na tayo sa second try natin. And ayan muna natin ulit siya mag-cooldown ng 10 minutes ulit bago natin kalasin yung spark plugs. A few minutes later. Alright, so ngayon mga idol, sa second try natin, kung mapansin nyo, mas nag-brown na siya kumpara doon sa kanina na medyo rich pa siya ng onte. As of now, halos kulay kalawang na rin naman din siya. Medyo rich sa part na to, pero okay lang din naman yun para safe siya sa wide open throttle na babaran sa mga mahabang kalsada. Okay na rin naman to para sa akin, kaya try balik natin siya sa motor. Alright, so ngayon mga idol, natapos na tayo magtono na itong carb na to, and medyo nakuha na rin natin yung golden brown niyang sunog. Kaya ngayon, sa mga gustong magtry nung ganong baseline tsaka ganong ikot ng AF screw ng AR na to, exclusive lang siya para sa mga naka 24mm carb na Keihin. Then stock jettings lang dapat kung ganong ikot din yung gagawin nyo kung gagayahin nyo yung ginawa ko. Kailangan stock jettings lang siya katulad nito. Hindi ko lang matandaan kung ano yung stock jettings siya nung kinalas ko eh. Pero basta kailangan wala kayong napalitan na jettings. Tapos yung bore size nyo rin, magbe-basing kayo doon, tingnan nyo rin kung anong size yung bore nyo. Kung stock lang din naman, pwede na yung kulang-kulang 1/4 na ikot ng air fuel screw bilang baseline nyo, para doon kayo mag-start ng kung magdadagdag kayo or magbabawas ng hangin tsaka gasolina sa timpla ng carb nyo. And di ko na rin siya, di na rin ako nag-rejettings dito para makuha yung ganong klase ng sunog ng spark plug natin, kasi hindi naman din kargado itong motor na to, kaya medyo madali lang kunin yung tono niya. So ayun lang mga idol, kaya sana meron kayo natutunan kahit papano sa video na to. Kahit wala muna tayong rides ngayon kasi pinadala tong AR na to, kailangan muna nating ayusin, and goods na rin naman tayo ngayon sa tono niya, kaya sana may natutunan kayo kahit papano. And maraming salamat sa panonood, and as always, ride safe and peace.